Cementado na ganyan. Yan, so hello guys, and andito tayo ngayon sa Lantawan, sa isa ka area dito sa Sta Cruz Davao Del Sur, na kung saan ito isa itong tourist spot ngayon na dinidevelop nila, na kung saan pwede kayo na magbanding dito, mag-relax kasama yung mga pamilya ninyo. But kailangan nyo pa rin na magpalo sa mga health protocol kung magpupunta kayo dito. And since nag MGCQ na dito, so inallow na nila na pwede na makapamasyal dito, kasi dati sinara nila to temporary dahil doon sa maiwasan nila yung mga pagdami pa rin ng mga nagiging positive sa COVID-19. Pero ngayon nag-open na sila, and ngayon nakapunta na kami ngayon dito, and then makikita nyo ngayon dito kung gano'ng kaganda yung view dito. Kapag punta kayo dito, makikita nyo. So dyan sa baba yan, makikita nyo na andyan yung dagat. Yan yung dagat din, yung mga fish cages, makikita nyo dyan sa baba. Kapag nandito kayo sa taas, makikita nyo halos yung mostly yung part dito sa Sta Cruz, no, sa Municipality sa Sta Cruz. Makikita nyo yan sa baba, yan yung mga main highway kung papunta kayo sa Davao. And then sa kabila naman, kung papunta kayo dito sa Digo City, sa city namin, so dyan kayo dadaan. Then makikita nyo din dyan yung mga Pasig Islet, nandun siya, malayo siya. Hindi masyado makita. And then ganito siya kaganda kung nandito kayo sa taas. And masarap mag-relax dito, malamig at saka malaki yung area. Malaki yung area nila dito. So maganda ito na pasyalan para sa mga pamilya, sa mga magbabarkada na alam ko makaka-relax ito kung stress kayo sa inyong trabaho, sa mga pang-araw-araw nyo na ginagawa. So maganda itong puntahan, and sinasuggest ko na bisitahin nyo yung Municipality ng Sta Cruz, kasi marami dito magaganda na area na pwede nyo na bisitahin o pasyalan para makapagbanding kayo kasama yung mga pamilya nyo. Yan, so kung makikita nyo, yan yung highway. Makikita nyo yung highway, papunta yan dun sa city. And then doon sa baba, makikita nyo, yun yung mga fish cage siya, no, mga bangus. No, mga fish cage siya ng mga bangus doon sa baba. Yan, so maganda dito puntahan. Kaya sa mga gustong pumunta dito, pwede na kayo pumunta dito. Yan, grabe, ang ganda ng dagat. So makikita nyo talaga yung dagat doon sa baba. Yan, so kitang-kita natin yung nasa baba niyo. Kikita nyo. So hindi pa to masyadong tapos, dinidevelop pa nila to yung area nila para maging isang tourist spot dito sa Sta Cruz. Yan, so makikita nyo dun sa baba, o makikita nyo yung dagat. May mga dagat yung mga fish cages doon sa baba. Ano ba itong daan nito? Ang hirap umakyat. Hirap umakyat. Yan, so grabe, pero ang ganda dito. Nakaka-refresh talaga dito. Kung gusto nyo mamasya, gusto nyo mag-banding sa family nyo, magandang puntahan nito para sa mga pamilya, sa mga gusto nung magbanding, sa mga kaibigan nyo. Nakaka-refresh siya, and malaki yung area, malawak yung area. So maganda siya.
Yan, so makikita nyo dun sa baba. Ayun, kung nakikita nyo yun sa baba, ang dami yung mga fish cage yun ng mga bangus. Kasi dito nakalagay yung mga fish cage ng mga bangus dito sa area na to. So makikita mo yan sa baba. Yan. Pero ang ganda ng lugar nila. Wait, parang ang daming bato dito. Parang nilagyan nila ng mga bato dito eh. Sinadya. Pero ang ganda. Ayan. So, sa bato na ako. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung hitsura pag nandito kayo sa taas, so makikita nyo yung hitsura dun sa baba. So ipapakita natin sa inyo. So ayan guys, ipapakita na natin sa inyo kung gano'ng kaganda kapag nandito kayo sa taas. Makikita nyo halos yung mga nasa baba. And of course, makikita nyo yung nasa baba niyan kasi dito kasi sa municipality sa Santa Cruz kasi mostly mga dagat dito yung mga makikita nyo always, no? So ayan, so makikita nyo ngayon sa baba kung inyong makikita na ayan, marami kayong nakikita dyan ng mga kuan, yan yung tinatawag natin ng mga fish cages ng mga bangus. So yan yung kinakabuhay nila dito, yan yung pinagkakakitaan nila dito since malapit sila sa dagat. And then makikita nyo dito, yan yung main highway papunta siya sa Digo City. And then yung may makikita kayo dun parang island doon sa part na yun, yun yung Pasig Islet. Isa din yun na tourist spot dito sa Santa Cruz na pinupuntahan din siya ng mga maraming tao kasi white sand din siya and then maganda din pumunta doon. And then open na din siya para sa mga gustong pumunta doon. And then ito naman sa may baba dito, makikita nyo yung highway dyan. Yan naman yung highway papunta sa Davao. And then makikita nyo doon sa baba, marami kayong makikita yung mga planta yan. Kasi yung Santa Cruz kasi marami siyang planta. Mostly dito tayo yung mga planta ng mga company ng mga coconut. Then, yan yung pinagtatrabahuan din namin. Then, makikita nyo dito, bundok, yan yata yung Mount Luwai. I'm not sure. Pero isa din siya na tourist spot dito sa Santa Cruz, yung Mount Luwai, na pinupuntahan ng mga maraming tao. Ayan, so makikita nyo, ganito kaganda kapag nandito kayo sa taas. Kung gano'ng kaganda yung Santa Cruz, and para sa mga gustong bumisita dito, sa mga gusto na mag-relax kasama yung pamilya nila, yung mga kaibigan nila, pwede kayong bumisita dito. And mura lang yung entrance fee nila dito, take note, 20 pesos lang yung entrance fee nila para sa isang tao. Hindi makakapag-enjoy na ka sa mga makikita mo na mga view. Sulit yung 20 pesos mo. Kaya para sa mga gustong pumunta dito, makikita ito sa may barangay Bato, sa papunta sa Matutungan. So makikita nyo na dito yung beauty ng Santa Cruz, makikita nyo sa baba yung dagat na nakaka-relax siya, maganda siya. So ayan guys, nakikita na ninyo kapag nandito kayo sa taas, yan yung makikita nyo na view sa baba. So makikita nyo, yan yung main highway siya papunta dun sa city. And then makikita nyo maraming kwan dun sa mga dagat, yun yung mga fish cages ng mga bangus, no? So, makikita nyo lahat dito. Then, halos buong area sa Santa Cruz, dito sa municipality sa Santa Cruz, makikita nyo. So, yan yung highway naman, papunta, kung papunta ka sa Davao. Yan yung highway na makikita nyo ka na. So, yan yung highway papunta sa Davao. Parang so kalit. Yan, so, bababa pa tayo para mas makita nyo ng maigi. Punta siguro tayo dito. Yan, so halos nakikita nyo na yung buong municipality ng Santa Cruz, no? Yan. And then, dun sa may, kuha na yun, may makikita kayo dun yung parang island, yun yung Pasig Islet naman. Kung gusto nyo din pumunta dun sa, magbanding kayo sa mga family nyo, sa mga friends nyo, pwede kayo pumunta dun. Yan. Kailangan nyo lang din sumakay ng bangka para makarating dun. Yan, punta tayo dito sa baba. Yan, lamig. Ayan guys, so nakikita nyo, sobrang ganda dun sa baba, oh. Kung makikita nyo, yan yung mga fishpond dito sa Barangay Bato, sa Santa Cruz, Davao Del Sur.
Then makikita nyo yung baba, yan yung highway, no? Papunta dun sa Digo City. Yan, makikita nyo. And then makikita nyo, yun yung mga fish cages na mga bangus. Dami nila. Yan, so kung mamamasyal kayo dito sa taas na ito, sa Lantawan, makikita nyo yung halos area dito sa Santa Cruz. Yan. So, ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kaganda yung Santa Cruz. Ano? Kung andito kayo sa taas, makikita nyo kung gano'ng kaganda siya. Yan. So, yan yung nasasakupan niya. Halos makikita nyo yung mga dagat. Then, yung mga puno ng niyog halos. Yan, so guys, maganda dito kung gusto niyo mag-relax, mag-enjoy sa inyong family, mag-bonding. Pumunta kayo dito sa Barangay Bato, Santa Cruz, sa Lantawan. So ayan guys, sa wakas nakapamasyala din tayo kasi nag-lockdown. Sinara pa nila for temporary yung ganitong mga pasyalan dito sa Santa Cruz. Pero ngayon nag-open na siya kasi MGCQ na. So pwede kayo mamasyal dito. So makikita nyo, ayan, ganun kaganda sa baba. So andito ako ngayon sa may puno. Pero makikita nyo yung sa may baba kung gano'ng kaganda. Yan. Makikita nyo yung mga fish cages dyan. So yung highway, makikita nyo yung highway dyan. Papunta yan sa Digo City. And then kung dito naman sa kabilang side, makikita nyo yung highway dyan. Papunta yan sa Davao kung papunta kayo sa Davao.